Ang bayan, naglabas na naman ang Pulse Asia ng survey sa 2028 presidential. 2020 presidential, naglabas ang Pulse Asia ng survey ngayon taong bayan. Ngayon taong bayan ay 2024 pa lang, nangunguna si Rapi Tulpo. Ha? Si Rapi Tulpo taong bayan ang nangunguna, si Rapi Tulpo. Kung mga pangalawa, itong si Sara Duterte. Pumapangatlo itong si Vice President Lenny Robredo. Yan. Yan lang taong bayan ang tatlo ang lumabas na mataas sa survey ng Pulse Asia itong 2024. Ngayon taong bayan, hihimay-himayin natin taong bayan ang lumabas na Pulse Asia presidential kay Rapi Tulpo. Hihimay-himayin ko si Rapi Tulpo taong bayan. Si Rapi Tulpo taong bayan ngayon ay government official. Government official na taong bayan ngayon si Rapi Tulpo. Ha? Senador si Rapi Tulpo, senador. Government official siya. Wala siyang nagawa bilang senador sa bayan ng Pilipinas. Walang nagawa itong si Rapi Tulpo bilang senador sa bayan ng Republic of the Philippines. Walang nagawa itong si Rapi Tulpo. Hindi nga itong nagsalita laban sa China eh. Government official, senador yan. Hindi ko narinig si Rapi Tulpo na nagsalita laban sa China. Bagamat binubuli inaapitay ng China, itong si Rapi Tulpo itong may tamimire ng bunga nga pagdating sa isyo sa China. Pagdating sa isyo sa West Philippines, ang bunga nga ni Rapi Tulpo, tamimi. Pinalamon lang ito ang bayan, pinapasulo lang ito ang bayan yan, si Rapi Tulpo. Pero pagdating sa ibang isyo, doon ang bunga nga niya rumaratsada. Pero pagdating sa mga Duterte, hindi kaya tibagin ni Rapi Tulpo. Kailanman itong bayan ay hindi nagsasalita si Rapi Tulpo laban sa mga Duterte. Lalong-lalo na yung mga patayan, lalo-lalo na yung pangungurakot sa mga Duterte. Hindi nasilip ni Rapi Tulpo yan at hindi nasilip ni Irwin Tulpo yan. Itong mga brothers na Tulpo itong bayan, kailanman ay hindi nila kayang tirahin si Duterte. Kaliwat kanan ang nakawan, kurakot ng mga Duterte. Hindi ko narinig ni Irwin Tulpo na tinira ang mga Duterte. Hindi ko narinig ni Rapi Tulpo itong bayan na tinira ang mga Duterte. Oh. Lalong-lalo na sa China, hindi nila kayang tirahin ang pambubulo ng China dyan sa West Philippines. Ito mga brother na Tulpo, kailan may mga tamimi ang mga bunga nga. Parang mga pro-China rin yata ito eh. Nagkukubli itong mga Tulpo na to. Ha? Kaya itong bayan, huwag kayo magpalinglang ha. Itong mga Tulpo itong bayan, pro-China rin ito. Kasi kahit kailan hindi ko naririnig nagsasalita itong mga Tulpo sa China, sa pambubuli ng China. Pero sa pangungura ko sa ibang mga politiko, doon sila tumitira. Pero sa pangungura ko sa mga Duterte, kailan matang bayan ay tamimi ang mga bunganga ng mga Tulpo. Lalong-lalo na itong si Irwin Tulpo, tamimi ang bunganga sa pagnanakaw, sa panggagago ng mga Duterte. Ang dami mga pinapatay ng mga Duterte, ang bunganga ng Irwin Tulpo sa kanila Rapi Tulpo, tamimi. Ha? Yan. Pero si Rapi Tulpo itong bayan, doon sa radyo niya, sa programa niya sa radyo, marami siya natulungan doon sa programa niya sa radyo. Ha? Marami siya natulungan doon sa programa sa radyo niya. Oh. Pero bilang senador, bilang government official, wala sana itulong sa Pilipinas, wala. Dito naman tayo kay Sara, hihimahimahin natin itong bayan yung mga nangunguna ngayon sa presidential election sa 2028. Yung mga nangunguna sa survey ha, kasi yan ang lumalabas ngayon sa survey sa Pulse Asia. Dito tayo kay Sara. Vice President si Sara Duterte, walang nagawa. Nganga kayong bubog. DepEd Secretary, walang nagawa sa DepEd si Sara Duterte, walang nagawa. Alam niyo itong bayan kung anong nagawa ni Sara? Magnakaw sa pera ng bayan. Yan ang nagawa ni Sara bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Magnakaw sa pera ng bayan. 2 billion ang pundo ha. Ang pundo ni Sara Duterte, ang pundo niya sa Office of the Vice President, 2 billion, mahigit 2 billion. Ang pundo ni Sara sa Office of the Vice President, mahigit 2 billion. May confidential pa ni si Sara Duterte ng 2023. May confidential pa na 650 million si Sara Duterte taong bayan. Baka nakalimutan niyo itong bayan, ang taong 2023, may confidential fund si Sara Duterte na 650 million, 500 million sa Office of the Vice President,
150 million sa DepEd. Kaya total ng confidential pa ni Sara Duterte sa loob ng 2023, 650 million. Nasaan na yung 650 million, Sara Duterte? Ang confidential pa mo ng 2023, nasaan na? Itong taong 2024, tangbayan, wala lang confidential pa si Sara Duterte, tinanggal yan. Pero mahigit 2 billion. Mahigit 2 billion pa rin ang pundo ni Sara Duterte sa Office of the Vice President. Billion-billion ang pundo sa Office of the Vice President ni Sara Duterte. Walang nagawa. Nga kain bubong. May pundo pa sa DepEd. May pundo sa DepEd si Sara Duterte. Ano nagawa niya sa DepEd? Nga kain bubong. Ha? Diba? Nakita niyo itong bayan? Walang silbi. Walang silbi si Sara Duterte. Ang Vice Presidente ngayon ng bayan, walang silbi. Ha? Walang silbi. Lumpo. Traidor. Salot sa Pilipinas. Salot sa Pilipinas si Sara Duterte. Salot. Ang Vice Presidente ngayon ng taong bayan natin ay salot. Traidor. Taksil sa bayan. Yan ang Vice Presidente ng Pilipinas ngayon na si Sara Duterte. Salot at taksil sa bayan. Traidor. Magnanakaw sa pera ng bayan. Yan ang Vice Presidente natin ngayon sa Pilipinas. Magnanakaw, traidor, salot, taksil. Yan. Nangunguna pa sa survey ang mga yan. Nangunguna pa yung mga walang magawa. Si Rapitulpo wala namang nagawa. Bilang senador, wala namang nagawa si Rapitulpo. Pero sa radyo na may nagawa siya. Pero bilang senador, bilang government official, wala namang nagawa si Rapitulpo. Nangunguna sa survey ang mga walang nagawa. Pumapangalawa pa itong demonyo. Nataksil, traidor, si Sara Duterte, magnanakaw. Yan ba ang gusto nyo taong bayan? Yan ba ang gusto nyo, maglingkod, magsilbi sa bayan na magnanakaw? Traidor, taksil, impakta, buba? Yan ba ang gusto nyo taong bayan? Yan ba ang gusto ninyo? Na mamumuno sa bansa natin, yan ba ang gusto ninyo? Walang mga nagawa, bilang government official, wala silang nagawa. O, dito naman tayo kay Vice President Lenny Robredo. Nung naging Vice President si Lenny Robredo, ang dami nagawa. Bilang government official, ang dami nagawa si Vice President Lenny Robredo. Pero kulilat sa survey. Pumapangatlo siya sa presidential. Pumapangatlo siya sa survey. Ang dami nagawa. Biro may ang dami nagawa si Vice President Lenny Robredo. Pinagtanggol niya pa ang bayan natin laban sa China. Pinagtanggol ni Vice President Lenny Robredo. Pinagtanggol niya ang bansa natin laban sa China. Pinagtanggol niya. Hindi niyo ba alam yan, Pilipino? Kapwa ko Pilipino, hindi niyo ba alam yan? Pinagtanggol ni Vice President Lenny Robredo ang bansa natin laban sa China. O, hindi traidor si Vice President, hindi taksil si Vice President Lenny Robredo. Hindi magnanakaw si Vice President, hindi nangungurako si Vice President. Ang ganda ng track record ni Vice President Lenny Robredo na naging official government siya. Ang ganda ng track record niya. Wala kang malang ano kahit, wala talaga. Oh, tapos pumapangatlo lang sa survey. Kung sino pa yung may magandang arhikayan sa bayan, kung sino pa yung may magandang performance, kung sino pa yung magandang track record, siya pa yung pumapangatlo sa survey ng presidential. Eh, ito mga demonyo, yan ang mga nunguna sa survey. Wala namang nagawa bilang government official, wala namang mga nagawa. Oh, government official ang pinag-uusapan natin tangman. Yung pagiging government official nila, yun ang pinag-uusapan natin kung ano ba ang nagawa nila. Oh, ito yung pinag-uusapan natin. Si Vice President Lenny Robredo, government official, ang ganun ng record, ang dami siyang nagawa. Oh, di ba? Tapos pumapangatlo lang sa survey. Kita nyo na, mga Pilipino, ang ganda ng track record ni Vice President Lenny Robredo, hindi magnanakaw, hindi taksil. Hindi traidor, hindi magnanakaw, hindi nangungurakot, wala. Marami siyang nagawa nung naging Vice Presidente siya. 500 million lang pundo niya, wala siyang confidential fund, marami siyang nagawa. Samantalang si Sara Duterte, bilyon, mahigit 2 bilyon ang pundo, may confidential fund, wala naman nagawa, putang ina. Tapos pumapangalawa pa sa survey. Kung sino pa yung may magandang track record, kung sino pa yung maraming nagawa, yung pa yung pumapangatlo sa survey ng presidential. Taong bayan, magising na kayo. Hindi pa ba kayo nadala? Hindi pa ba kayo nadala, taong bayan? Hindi pa ba kayo nadala?
Si Vice President Lenny Robredo ang iboto nyo. Si Vice President Lenny Robredo ang iboto nyo. Dahil siya lang ang bukod tanging may magandang programa sa bayan natin. Si Vice President Lenny Robredo lang magkaon sa kahirapan sa bayan natin. May panindigan para sa bayan natin si Vice President Lenny Robredo. Yan.